Magandang araw mga kalupa. Nakachimpo na tayo. Magpapaani na tayo talaga ngayon. Umalis na yung bagyong Karding na super bagyo. At kung ating mapapansin, napakaliwanag ng araw. Yun. Di po ba? Kaya tamang tiyempo na tayo ngayon ay magpa-harvest. Kahapon umupak ng tudong ulan na dapat sana ay kahapon pa ito inani. Pero dahil nga po nung may signal pa tayo at dahil paalis pa lang yung bagyo ay hindi natuloy. Na disgrasya ang paaning schedule kahapon. Pero ngayon po, itong araw na to, na matingkad ang araw, tayo ay magpapa-harvest. At ang totoo niyan, ang ating harvester na kinuha nandun sa kabila. Hinaharvest yung isa kong area doon sa kabilang gilid, doon sa malapit sa kalsada. Nagaharvest na doon. Itong area natin sa gitna na to, ayun ang isusunod. Tayo nga po yung makakachimpo ng magandang araw. Dahil napakatingkad ang sikat ng araw, bagong labas ang ating bagyong Karding. Umalis na ng ating area of responsibility, sabi ng ating mga weather expert. Kaya po tayo ngayon ay chimpong-chimpo, bagamat na parang sa mga kabundukan medyo may ulap pa rin, pero sa oras na to maaring hindi na rin talaga uulan at makakatapos tayo ng paani. Pero ang totoo niyan, itong ating aanihing ito ay sa dryer na natin dadalhin. Kasi sabay-sabay ang paani ay walang makukuhang magbibilad. Kaya po kumuha tayo ng schedule sa ating flatbed dryer dito sa ating area malapit. At para itong ating aanihin ngayon ay maipabilad na natin sa dryer, sa flatbed dryer doon. Kasi nga po mahirap kumuha ngayon ng magbibilad. Sabay-sabay ang paani. Mabuti nga po dito sa area po namin, mahina ang ulan at hangin. Kumbaga umulan, pero hindi ganun kalalakas. Dahil kung yung super typhoon pong yun ay dumaan dito sa amin, ay siguradong lahat ng tulatag, pati ang aking mga katabi. Kaya nga po sana kahapon kahit may signal, pinipilit na tayong paani. Kasi nga ang kinatatakot natin sa maghapong yun ay yung dumating yung malakas na hangin at malakas na ulan para higpain itong ating hinog na palay. Ay kapag ka nagkaganon po, malaking perwisyo lalo. Yun ang totoong kinalamidad. Mabuigi pa nga po at lumabas ang ating bagyong super bagyong Karding na tayo ay hindi naperwisyo. Dito po sa area namin, hindi po natin masabi sa area kung saan sentro, kagaya po ng mga Central Luzon, na yan po ay rice granary din. Kaya po maaring sa kanilang area ay may mga hindi magagandang pangyayari pagdating sa pagpapalay, dahil nga po sila po ay nasentro. Pero dito po sa amin, maraming salamat po sa Diyos at malayo po ang bagyo at hindi po ganong kalakas ang kanyang dating dito sa lugar po namin, at kami nga po ay makakapagpaani. At sa oras pong ito, ang ating paugok na RC-160 sa kanyang full maturity, aanihin po natin, at narito na nga po ang ating harvester. Dumating na at nag-uumpisa na nga po dun sa kabilang area ko. Maya-maya po dito, pagkatapos doon, dito naman, para po madala na natin sa bilaran at nang maisiguro na pong nakasako ang ating aanihin. Doon po lamang masasabi na tayo po ay nag-ani kung ito po ay nakasako na mamaya at nasa dryer na. Nag-ooperate na mga kalupa yung ating harvester na mag-aani dito sa ating paugok. Ayan o, nakadalawang ikot na siya. At dahil ito nga ay ang pilapil naman ay maliliit, kumbaga ay diretsuhan hanggang doon sa dulo, hindi na pilapil-apil. Kasi yung pilapil na ginawa natin ay parang pagitan lang para sa pag-iwi ng tubig, pero hindi ganun kalaki. Kaya napakaluan sa kanila na mag-harvest dahil dire-diretso. One to haba ang pag-harvest itong ating mga mag-aani. At palibasa nga ay malinis, walang damo, mabilis. Sabagay, kahit pa naman may damo, mabilis din talaga. Kasi yung mga harvester ngayon na nag-aani,
mabibilis. Maraming brand na nag-harvest dito sa amin ngayon ng mga harvester. Ito ngayong ma-harvest natin ay Yanmar brand. Noong mga nakaraang panahon na tayo nagdo-document, Kubota. Meron ditong umiikot. Lubul, China daw 'yun. Meron ding isang class, China din. Maraming brand ng harvester ang umiikot din sa amin para mag-ani. Sa oras na 'to, ang ating napakiusapan ay Yanmar. At napakabilis ding humarvest. Malapad yung bakit. Kaya yan o. Bilis. Kaya kahit na maluwang, mabilis pa rin makatapos. Ang importante, mainit ang araw para hindi maantala at maabala po ang pag-aani. At sa oras na to, napakaliwanag ng araw. Tayo po'y pinagbigyan para makatapos po sa paaning ito. Nakahapon nga po ay binigyan tayo ng abala dahil kay super bagyong karding. At sa oras nga pong ito, ayan, nasa lukuyang tinitira itong ating linang. Natapos na nila yung isang area dun sa kabila. At ito na nga, meron pa rin dun sa kabila. Dun sa kabilang area. Sa pagitan nitong isang bukid ng aking kapatid. Doon sa kabilang area doon. At tatapusin nila ito maghapon dahil nga po tayo naka-schedule sa flatbed dryer. Mechanical dryer. Para mabilis pong matuyo ang ating ipinaaning paugok na RC-160. Malapit-lapit lang matapos mga kalupa. Ilang ikot na lang itong ating harvester. Medyo sa dulo ay palibas ay medyo makipot dun. Medyo maliit na dun sa dulo. Dito na lang medyo malapad-lapad. Siguro mga ilang ikot na lang matatapos na itong ating harvest na to. At yun nga po, sa awa ng Diyos ay maisasapo nating lahat na tayo'y pinagbigyan ng isang magandang panahon. At yun nga po ang importante. Tayo po ay mag-ani kahit papaano, bagamat bagsak ang presyo, pero tayo po ay pababawiin ng atin namang gastos kahit hindi ganun kalaki ang recovery. Dahil alam naman natin kapag ganitong tagulan ay hindi ganun nakakakuha ng 100% sa recovery pagdating nga po ng pag-aani. Pero ang importante po rito, maiisako po natin ang ating tanim na palay sa tagulang ito. Malapit na matapos ang ating anhin mga kalupa. Eto na oh. Huling yugto na lang pagtatapos ng ating ina-harvest. Isang ikot na lang. At ayun na ang ating paanin ng paugok na RC-160 ngayong tagulan ng 2022. Pero at siyempre salamat po sa Diyos at tayo binigyan po ng magandang panahon. At hindi tayo sinagasa ng bagyong malakas na dumating na si Garding para maitalpa po natin at maisako ang ating paugok na RC-160. Thank you Lord! Bagamat hindi ganun kataas ang recover dahil tagulan, nag-ani po tayo ng ating RC-160 sa panahon pong ito. Pinagbigyan po tayo ng isang magandang panahon. Mga kalupa.